Naka first blood pa si ano no? Si Yuma. Mhm. Wag lang magmamanta. Iko kasi yapon natin. Paano tatanong manta game dito? Magano na siya yung mga orchid orchid. Uy, good evening nga pala kay Mark Gamboa. Gusto niya ba ng SP? Actually, wala namang SP dito na ganitong oras. Saka hindi naman ako inantok. So, okay lang kahit di naman. Bukas na lang. Pwede lang bukas na lang. Ano ba nangyayari dito? Lanes natin, top. CK Jokiro. Medyo masakit. Aggressive. Ito na nga, speaking of aggressive. Hinahabol hanggang dun, no? Sa may healing lotus. Dumabli. Level 1 lang to, ha? Oh, dumabli na ngayong crypto. Tignan mo, walang naglalasitan. Talagang habulan lang, eh. Hindi, okay, hindi yan. Pagka ganyan, maraming grips. Pagka si Gunner ka, di ba? Pwede mong sabayan yung grips. Eh. Magsi-cycle spell ka lang. Wala, hindi na makakalapit sa'yo. Dito yung CK. Bro, talaga ng Jokiro. And I think kay Lelis kasi kinuha niya disruption, no? So, okay talaga yun si Jokiro, pero after ng laning stage, wala na eh. Parang tigano ko na lang. Oh, yun. Bukas daw. Maraming salamat. Mark? Yun, sige. Sige, sige. Tatanda ko yung pangalan mo, ha? Hindi, ano yan. Loyal viewer ko yan sa Pacific, boss. Yan yun naman na maganda. Bukas, sakto, dalawa tayo, di ba? Kasi malamang bukas, dalawang series ulit tayo last. Yes, sir. Nakalagay na. Nakalagay na ba? Nakalagay na, dalawa. Hindi nga, meron na ba? Oo, meron na. Wey! Check mo na lang. Si Eric TV na yung nagsabi. Mas ko. Yes, sir. Ayan na, tignan mo na. Oo. Oh. Diba, tama ako? Ano? Oo. Oh. Dalawang series, Matic. Kaya si Kuya Jules napapakomment eh. Kasi masaya na naman eh. Masaya na naman si Kuya Jules. Dalawang series tayo eh. Series ulit? Oo. Okay, okay. Sakto na nga yung SB para bukas. Hindi kasi ano eh. Diba yung plano ko nga eh hindi ko kompleto yung tulog ko. Pero ngayon. So darating yung time na bakantok-antok kayo. Okay, sakto na yun bukas. Ayan, tukin ka naman pagka wala na yung tulog mo. Sobrang ano eh. Sobrang tagal na. Pagkulang talaga. Antukin ko talaga. Ayun yun. Lelis dito mukhang delikado. And mabibigyan na nga. Celery, meanwhile, still running. Inferno Blade, umabot! Sulit talaga ito. Pagka nakakapatay ka. Solo kill kay Gunner. Yes. And ano to, early, nagkano kagad siya. Nakakuha ba siya ng lightning? Pwedeng-pwede siya mag-arcane boots dito. Yung ginagawa ni 33. Kaya, every time na nakakuha siya ng lightning, nag-arcane boots kagad. Anong oras ba? Ang farm boost ito eh. Siguro ano, kahit mga 7 PM, no? Pwede na yan. Pwede. 7 PM. Start natin ng 7 PM. Kasi, pa sarado na rin natin yung ano. Para bukas pa. Concoction dito. Patay. Oh, with a stun. Sakit ah, pag may acid spray talaga. Diba, mas lalo na amplify. And ace. Or the Vesher finally will patay. Be there. Kasa patay pa rin. Boset yung... Gladiators pa. Oo, boset yung nangyayari dito sa game it, no? Iba yung ano, momentum dito ng announce, no? Nakuha. Grabe yung confidence na nag-gain nila nung tinalo nila yung Gladiators game number 2. Oo. Tsaka yung kagabi din talaga. Diba? Talagang na-warm up sila eh. Alam nila yung priority nila, yun nga, which is Gunner. Tsaka si Yuma din talaga, stepping up. Pero, oh nga no, nag-shaker support lang dito yung Gladiators. Ayun talaga, shaker support. Anong gagawin mo sa lane yan? Wala, parang Nyx lang din to eh. Mas ano pa kasi Nyx, mas medyo mas okay pa. May nagagawa pa si Nyx. Oo, yun diba? Kasi nakakapag-burn pa, nakakahatak, madodoble. Ito si... Siya nakapag-farm siya kung wala siyang nagagawa sa lane. May ito talagang literal na stay lane lang talaga, tiga-pressure sa gilid. Medyo mahirap nga ito, no? Para sa Gladiators in terms of lanes. Pero MK ano natin, ah? MK Sniper, lumalamang si Kopi dito. Ah, nag-sniper mid? Kasi nga, yun nga. Nag-MK kasi. Nag-MK mid. Okay, okay. Pero top lane natin dito, Gunner might be in trouble. Doesn't have any mana. 3-6 charge. Parang hindi enough to rap. Ay, hindi. Wala rin skill si Diraccio. So mukhang mabubuhay nga si Gunner. Another dual breath should be up soon. Now the question is, enough buying damage dito for Celery? Grabe naman si Gunner. O, parang reset na lang din kay Gunner. Mm-hmm. Okay na rin. Kala ko tinakbo na lang. Kung tinakbo niya ng diretso, parang buhay siya. No? Pero mas pinili niyang mag-reset na lang. Since wala naman yung Chaos Knight, ang nag-benefit dun is yung Jokiro. Or pwede siyang nag-back na lang muna talaga. Andun naman si Shadow Demon eh. Ayoko. Hindi ko na rin ako. Ano yung tamang call talaga dun sa part na yun. And the bottom, Ace. Again, talagang non-stop na ganun lang yung ginagawa dito, Matic no? Matic to, pag gaganyan, open yung big camp. First kill na talaga ni Warlock yan eh, para extra XP, yung golden. Tsaka sulit ang Fatal Bans kapag sa neutral. Kasi mas mataas HP nung ano, yep. Yung mga neutral. Lalo na itong big camp, diba? So, mas masasulit mo yung damage ng Fatal Bans kapag tumama sa hero. Yaman ni Yuma. Naka-Soul Ring Pace Boots Bracer na. 5 minutes? Grabe. Naka-first blood din kasi. Pero ganito lang yung gagawin ni Yuma dito. Acid-acid na lang din talaga. Ito na naman. Another concoction. Ganun cooked up. Yun nga lang. But nakita this, siya dun. Oo, parang ano. Alam eh. Alam ng Gladiators. Kaya din nag-fissure ng ganun si Ace. Ay, si Tofu. Sorry.
Parang gumilid kasi siya, diba? Sa may blind spot. Siyempre, matik na yun. Baka narinig pa rin yung sounds. Oo, meron ganun. Pwede mo marinig yun. Bago mag-blind. Pero, firm pa rin naman si Yuma dito. Maganda, solo XP niya na lang muna ito. Mag-pull na lang si Warlock para early level 6. Or pwede rin mag-stock na lang din. Battle of Raid Bands sa may gitna. Triple Raid Band sa MK. Double Raid Band para sa Sniper. Ito ah, nandito na si Celery ah. Kukonnect na, tutulong na. Kaso, alam! Tignan mo naman, di ba, kung gaano ka-prepared dito yung Alchemist. Meron ba silang word? Yeah, I think so. Yung dami dito, pati kaso si Diracchio. Eto si Diracchio, dumating na din. No, hindi niya, eh, nang di alam. Di na Yuma dito, yan. Pati yung CK kasama. Uy. Kaso nga lang mabubuhay pa! No, Wild Axe umabot pa rin naman. So, still a kill secured. And they're looking for the next target fly. Idamay mo na. Hindi, unexpected yun, no? Si Chaos Knight, nag-gumagang. Ayun, eh, may ward eh. May ward sila doon. Oh. Kaya alam pala ni Yuma. Kaso nga lang, dumating pa yung CK. Grabe risk yun yung gold dito ni Yuma. Oh, tignan mo, pa 4K na to. Pero okay, ang okay dun sa side na announce, nag-TP sa PC yan. Si CK. Nag-reset na lang din talaga. And mamamatay pa oy, sa scenery, oh. Uy, getting soloed by Lelis. And si Topo pa, mamamatay din. Damay yung dalawang dito. Support, no? After maging successful yung heavy rotation. Actually, sobrang dami nilang pinadala sa bottom lane. Nabawian naman agad sila dito sa may top. Okay na okay din yun, no? Kahit sabi mo namatay si Yuma doon, makakabawi pa rin ito eh. Importante itong Doom, pa-level 6 na. Yeah, once na mag-6 to, ando na yung threat for the CK. Baka mamaya ayaw mo na rin lumain dito kasi nga level 6 na yung Doom, ikaw wala pa. Basta mayaman lagi si Gunner, okay na okay ako dyan sa side ng rounds. Huwag lang yung sobrang hirap niya. Katulad ng game 1, di ba? Parang nakita ko yung odds kanina. Antaas. Antaas. 1 point, ano, mga 3. Ganun, mga 3. Nag-ano ko lang, match winner ka lang doon. Match winner, di ba 7? Hindi ko lang alam. Parang 7 kanina yun. Sobra naman sa 7 yun. Oh, parang alam ko 7. Hindi kasi kahapon diba nanalo yung announce. Parang may unting momentum sila nun. Ano sa series dito guys? Nung hindi pa nag-i-start. Sa mga nakakita dyan. Kasi parang natas kanina eh. Kung gano'n naman. Paldo naman yung nakahabol ng gano'n. 7 no? Itong Gladiators. Ayun no. 7 ads. Sabi sa eh. Times 7. Yung nakita ko. Ito isa naman 3.78. Di ba kano na yan? Yung nanalo na ng Evo. Ah, pwede. 7.56. Ah, yung kunyari nanalo na yung game ng ano game 1, no? Tapos game 2 ka tumaya. Parang reverse sweep. Hindi. Dapat mas lalong lalaki yun. Mga 10 na yun ha, tama na. Pagka reverse sweep na. Ah, basta, ayan. Basta may umabot na 7 yung ads. Yan. Sarap nun. Surap nun. Early Christmas. Ayan. Times 12 yung odds ng reverse sweeps. Ayun yung simula nung nanalo yung Gladiators Game 1. Naging times 12 para sa reverse sweep. Sarap naman nun. Tapos ano pa, no? Going for TI ka pa. Ay, naku, mamatay pa. Ay, direct you dito. Kaldo. Sarap. Ito, paldo yan. No? Paldo talaga. Umabot yung mga sumagal pumuso kasi napanood yung laro ng nouns kahapon. Kaso nga lang fly dito, mabibigyan nga lang. Pero okay lang to. Pero masyado pa naman maaga no, para sa game na to. Ano lang, promising lang yung start na nakakuha ng nouns. Lalo na yung side lane, di ba? Yung Doom, parang Midas na ata eh, no? Midas na si Doom. Kaya nga eh. Alam mo nga eh, may chance talaga yung nouns dito sa nakikita natin sa game number 3. Tsaka ma-outskill mo si CK pag ikaw si Alchemist. Oo naman. Lalo na, hindi naman dominating dito si Diracchio. Tsaka yung siguro yung problem mo sa Gladiator sa lineup nila ngayon sa draft line, hindi nila magagawa yung mabilis kasi sniper mid. Grabe diba? Naman si Gunner dun, lang, eh. And Gunner, swerte yung pagbaba was niya. Was able to break the smoke. Diba? Parang hirap na hirap dito ang gawin ng Gladiators yung the usual na pang-rundown nila. Kasi nga greedy yung draft nila this time eh. Puro lahat na magka-farm. Sniper, CK, Beastmaster. Hindi yung parang walang mag-ano, no? Mag-gank. Ka-support mo, Shaker. Dapat natin, papango-pango na lang muna sila. Ito na, nakita pa nga si Ace, but they need to protect him. A lot of TPs on the side of Gladiators. Pero Gunner, tinatapangan lang. Gumano na si Gunner. Not sure if that's the right choice. The ice pad will be there on 2-3, but a still alive fly goes down from the shrapnel. And Wukong's committed. They managed to bring down the Warlock. Gunner dito still alive though. Wala, mamamatay si Gunner. Kaso aabutan dito ng Beastmaster and Doom is about to end. Hawk dive. Tumama pa nga and Gunner dead. Masyadong awkward yung ginawa nila. Sobrang awkward. Kalata nila kumuha ng stock si ano dun, si Beastmaster. Pero wala. Nandun na sa may tower, nag-aabang din. Yun lang, nakabawi ng bahagya yung gaming dun. Nakahinga kahit pa paano. Actually, nakahinga na talaga kasi pags na to. Mm-hmm. Si Ace. Tapos alam nilang wala ring Doom. Oo, wala. Ano na, magaga yung odds nito. 11 minutes. Masyado ata natin binati. Masyado ata natin binati yung notes. Hindi kasi maganda lang talaga yung nakuha na ng start. Na. Easy 40k pag pumasok. Gumaner na. Gumaner na.
Huwag lang talagang gumana si Kuya Gunner. Tiro kasi deny. Tapos wala naman silang pang-burst, no? Wala nga silang maganda pang-huli. Boundless strike lang. Nung alam mo, after ng boundless strike, nakalayo pa rin. Wala na, awkward na rin. Takbo na yun. Huwag na. Huwag na pilit. Pwede sana kung may mga ano sila, glimpse yan. Pwede. Binatit ng walang tuloy kaya nga, no? Sorry. Bigla ka rin, no? Biglang ups. Ups. Then na-realize ko lang siya talaga kanina. Kasi nakita ko nga time 7. Eto na nga yung Echo Slam. Wala na. Naisa-isa na naman sila. Killing spree si Celery. And siya na dito, si Queen, malapit na rin yung Maelstrom. So, nakakahuwa pa rin ng mga ganit ng pick-off, ha? Yung Gladiators. Sobrang laki nito, itong mid. Pagka nakuha ng gaming. Ups. Pause muna tayo dito. Sana huwag naman matagal. Mm-hmm. May secret relic na yung, ano, yung Alchemist. Parang meron na. Meron na, meron na. Binili niya na kanina, nakita ko. So, anytime soon, di ba? Magkakaroon na rin ito ng regions and after regions. Ito na yung time na biglang bilis lalo yung kanyang farm. Fatal Bonds ano to, ha? Fatal Bonds regions. Mamaya, pag tumalon si Yuma na may dagger, BGB. Yun nga lang, dapat diretso lang yung farm niya. Huwag mo na siya sumama. Yung timing nila yun talaga, yung dagger, regions, BGB. Kailangan makuha ng maaga. So, sige, laban lang. Para sa tier 1 middle lane tower, Gunner dito. Ay, Queen dito. Tagal ha, tagal nila i-push to ha. Sniper eh. I mean, hindi naman ganun tataasan pa yung damage niya. Sa headshot lang talaga, kaya mukhang masakit yung damage ni Sniper. Ang taas kasi nung headshot eh. Pero sa Shadow Demon, nakaganito na. Tranquil Boots, hindi siya nag-arcane. Bago yun ha. So, talagang ubusan ng mana yun. Si Gunner, Midas lang talaga. Pa-farm lang talaga muna. Buti dito matalong yung nouns ngayon. Hindi naman. Kahapon pa naman. Ano, parang consistent sila magdalong ngayon. Maganda ang gising. Was Polly, saka mamaya. Bedroom or Tundra, match winner. Hirap yun. Hirap yun. Talagang match ng dalawa. Pero feeling ko kung meron man. Baka Tundra. Sa offline lang talaga ako medyo nagda-doubt eh. Kung sakaling solid talaga yung offline yung Tundra yun. Pero batak daw ngayon yung Tundra, ah. Yun nga, hindi daw. Kasi hindi naman daw. Hindi pa natin nakita maglaro eh. Kasi kahit sabi mong ano eh, di ba? Sa article na gano'n yan. Di ba? Ang dami nilang games. Pero pag mismong tournament, doon na ano eh. Doon na nagkakaalaman. Tsaka ano naman kung batak yung Tundra. Bet mong ba? Hindi. Siyempre lahat to nagbatak kasi TI na. Diba, lahat to merong nila na oras na para mag-practice talaga. Ito na yan eh, no? Pero si Coffee, medyo walang item. Kanina pa yung tatlong rate ban niya dito. Mage layer nga eh, yung naka-queued up sa kanya dito. Nice Fissure. High spot assassinate, macro fire, fly, disruption. Finally. Pero sakto for the enchant. Nakapag-drop na Kyoto again plus the Fatal Bonds. No, is it gonna be enough? Maybe it will be to try and bring down the Earthshaker, pero Doom committed, pero tinakbuhan lang. Wala, okay ng lang. BM. So, okay lang yun, both teams. Na-depth na yung Nouns, di ba? Na-depth nila yung gank ng gaming, pero na-force naman yung Doom sa side ng Nouns. So, okay Doom tsaka chaotic offering yun, ha? Pwede tong Roshan, parang actually, medyo okay pa to sa Gladiators. Oo, pag na-push nila tong bottom, pwedeng rekta ng Roshan, tapos bigay kagad kay Gunner. Dito kay Ace. Ayun. Mga idolo, ano predict nyo sa Betboom at Tundra? Tayaan, walang sisihan. Salamat. Walang sisihan daw. Ikaw, anong tingin mo? Game 3 na lang. Bet mo na lang game 3. 2.5. Ayun na lang. Ang hirap betan ng 2.5 game 2.5 na lang. Yun na lang. Yung number of games nila. Oo, number of games na lang. Huwag ka na lang daw sa match winner. Talo ka pa sa kaban yan eh. Kailan ulit magkakasi Boss Alo? Ayun, hindi ko alam. Nagmi-mere power si Kalo. Nagsisabok war. At alam ko, mabuhay rin si Alo eh. No? So baka diretso na yun hanggang sa TI na yun. Hindi. Sa pre-sim, yung kasi okay. War. Oo, baka doon na yun. Kasi, pwede rin siya magkas doon. Diba? Sana. May sa laro siya eh. Baka hindi magkas. Eh, baka hindi pa maglaro si... Hindi, maglaro yun doon. Imposible hindi maglaro si Alo doon. Mali. Sakit nga doon ang kamay ni Lolo Brun eh. Pero... Pre-sim baliwag yun. Oh, mapapaya siya doon. Oh, mapapaya siya doon. Hindi pwedeng di maglaro yun. Oh. Magalaro yun. Tapos sa Sir Mike, isa rin to. Yan, magalaro so, din yun doon. So, magiging lineup nila doon. Mawawala si Chanong. Ewan ko. Basta si Sir Mike, si... Saan ba? Sa ano, PS. PS. Kasi si Kim Won nun. Hindi pwedeng di maglaro si Kim Won. Baka ganun. Baka ganun mangyari. Or baka Game 1 lang. Tapos game to si Chanong lang ulit. Pwede yun.
Mas probably pag nakita ba namin sa public, papayag ka magka-picture. O, oh, yan naman. Ano naman masama sa picture? Diba? Siyempre, ano pa rin yan, diba? I mean, kung wala ka naman planong masama na gawin sa picture. Edit pa, no? Ops! Roar! Narong na si Kuya Gunner dito. Nabilisan lang. Isang ano lang, no? Isang mistake lang, no? Sa baba. Parang nga, no? Nag-stop, para... nag-stop na dito yung nose. Wala nang ginawang maganda. Nag-iingat sila bigla. Nag-aantay sila ng timing ulit. Hindi, matagal din kasi yung, ro- ay, yung golem dito ni play. Na-delay, na-delay sila dun. Yan yung mga dito, pangit pagka pumipick ka ng mga gantong hero. Like, Warlock, di ba? Pagka golem, wala na. Wala na, itu- wala na may tutulong to eh. Oops, smoke play naman. Ang mangyayari dito for nouns. Tignan natin. Tofu was able to break it. Kaso wala nga silang idea. Sino ba yun? Ay, nahuli ha? Na shadow poison na. So, Tofu. Patay na to. Pag-blink in pa. Pero ito, patay dagger. Pa rin naman. Dagger na rin si Yuma. At the end, Tofu dito will do die. Pero someone has been found. It's the Beastmaster Disruption. And with the Wukong's command, Ace dito is dying. Meron ba siyang Aegis? Meron naman. So second life coming in para kay Ace. And mukhang plan na parang ituloy yung team fight. They have the Doom, pero he managed to blink away. But not ganda the sniper. Inaabot na Yuma and Chaotic Offering. Oh, the two Doom finally committed with the Fatal Bonds. And Boundless Strike over to Ace. Ace, can he survive? Amplify damage. Kuhunin na lang bago mamatay. Yun, nakabawi. Eh, lista mo na rin si Celery. Dami na yan. Patay ba ito sa Celery? May strike din to sa Celery. Kailangan patayin din nila ito. Nagana. Wala, tinipian na. Patay na talaga to. Bigay mo na. Bigay mo na kay Gunner. Eh, labag mo. Naku, na-delay pa. Grabe, space yun ah. Concoction stun. Binigay pa kay Yumo. Binigay kay Yumo. Sa bagay, pa BKB na rin eh. And anim yun ah. Anim yun na patay nila doon. May si, ano doon, si Ace. Ang ganda ng recovery ng Fernando. Ito lang yung sasabi natin. Inaantay lang talaga. Yung dagger din talaga. Importante yung dagger dito. Kailangan may magano eh. Kailangan may humuli doon kay Queen eh. Kanina pa kasi pre-hit. And after ng dagger, may BKB na kagad and mamamatay uli ata si Queen. Si Queen nata to? Si Queen yan. Sniper. Ang liit kasi. Ops. Nahuli na naman. Eto na. One yung mapawi one. Ng downs si Tofu. Next one to fall. Tinabot pa ng Primal Spring. So wala nang blinkan. And Tofu dead. Eto na yun. Nouns is parang doing naging, it. Parang naging gaming gladiators tong Nouns, no? Walang inaantay after ng mga dagger BKB. Dire-diretso. Kinuha lang talaga ng Alchemist yung item niya, no? So eto na nga. May BKB na rin ngayon. So Nouns. Isang bilihan yan, ha? After ng dagger. Nakakuha agad ng 4K gold. Biglang 5k advantage bigla para sa nouns mga bossing. Nagalit na sila idol. Isipin nyo na lang mga lods last game na gumaganon pa talaga si JB, no. Ito nga 'yung sasabing ano eh, no. Si JB yung sa 150. Pa-chill-chill lang. Yeah, pero may 18k secure. Yeah. Hindi tayo papayag yan. Hindi papayag yan. Pati si Kuya Kim, hindi rin papayag yan. Hindi natin bibigyan ng 18k ito. Hindi naman naglalaro, no. Kasi kumakawa ng ano, 18k. Hindi, pagka nag-champion sila, san mapapasan all JB ka na lang. Libre mo na lang. Isang ano na lang, isang prize na lang. Yan, isang prize and burger. Champion sila. Siyempre, mabait naman niya si Kuya JB natin, di ba? Mandilibre yan. Baka mawalan pa yung mga ano yeah. Dito, di ba? Ano, sila Jules, meron na. Parang pag nag-champion na si yung 150. Meron na? Meron na. Meron na. Nakontrata na. Nakontrata na sila Jules. Malapit lang din naman yung room namin sa inyo. Dalawang pagitan lang naman tayo, Kuya JB. Sana all na lang talaga. Times 20, sarap mo nouns agad ka, no? Times 20 nga. Sarap nga talaga pagka ganyan. Hirap. Pagka, oops! Kung ako, betters ako, i-skip ko lagi itong nouns. Ang hirap beta ng nouns. Sila yung sobrang unpredictable na teams na ngayon, pagka-bebetan. No, ngayon, talagang iba yung improvement na pinakita na itong nouns. Dati ano pa yung mouse eh. Mga, ayun talaga yung mahirap eh. Kasi minsan nananalo yun eh. Pero ngayon, ito na nouns. Sobrang hirap predict. So, back on farming lang ulit ba? O tatry pa rin naman ng nouns agad din dito yung kalamangan nila. Ito kasi yung power spike ng Alchemist, yung Blink Regents BKB. So, alam mong malakas kayo, tuloy-tuloy lang yung bakbakan. Ito yung gusto mong makuha if you are nouns. And yung tier 1, tier 2 top tower nga dito, tinatry na rin basagan ng Doom. Meron siyang ano, mech pipe yung Doom. So, hindi tayo nag-blink, tama? Hindi. Basta may ano naman dagger naman si Yuma dito. Siya na lang ating magka-catch kay Sniper mamaya. Sabay-sabay tayong yaya. Ayan ang goal, di ba? Sabay-sabay ang pagyaman. Oo, oh, daming nga eh. Daming nagta-times 9, times 7, times 3, times 5. Sabay ang pag-angat.
Pero to ah, nabasag na yung tier 2 top. I don't know kung tutuloy ba dito yung Alchemist. Next item will be Assault Keras. Bahay naka queued up? SNY. Or SNY? SNY. SNY. Maganda naman. Kasi puro stun, disable, yes. Status resistance. Uy, naging sa Roshan. MK dito, nagpanggap na Roshan. Available na yung Rosh. Kumuha pa ng haze. And 2 minutes. Saril Roshan. Saril Roshan, 2 minutes. Ah, 2 minutes pa. Nearest respawn time naman to. So, pwede pa madagdagan yan. And yung Tormentor na nga lang muna yung gustong isecure ng Gladiators. First time ko to, nakita ko na sige na sobrang hirap. 10 ano pa lang, 10k ano? Pa lang yung ano niya, 20 minutes. Kaya nakakita ko kanina, 13 minutes. Orchid Armlet. Sobrang bilis ng item. Ito, tignan mo, sobrang na-delay siya. Parang si, ano lang ata talaga naka-farm dito. Si Ace. Mayaman yung Beastmaster. Pero hindi kayang buhatin eh, may doon. Kanina, plus yung Golem din, di ba? Yung Purge, yan. Itong third skill ni Alchemist, ano nga ba to? Parang magic debuff. Parang magic debuff to. Slow. 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 Double check natin. Double check natin. Iniisip ko kung meron ba itong debuff sa regeneration. Feeling ko wala naman. Ano? Alchemist. Check natin yan, boss. Ayan. Click mo lang. Silang click. Base attack reduce. Ah, base attack damage. Ah, tama. May base attack damage pala yun, no? Ang alam ko lang yung slow, yun lang natandaan ko. Ganda nga niya kumbuhan sa mga, ano, sa mga Scotty. Talagang lahat marireduce. Pero, hindi naman natural holder si, ano, sa Alchemist. Ano lang talaga ito, mga basher lang. Ito, AC, pwede. Pag-capture ng SNY. Pwede yan. Uy! Ganda naman. Uy, nakita na naman si Quinn, but now the Fisher will be there. Protecting the sniper, but Jakiro spotted here. Beastmasters na may backline, look it over sa Shadow Team, but look at the sustain! Pipe, and then yung Graves, Ace dito, still trying to chase him, naku, but he can't do it. Wala siyang pangabula dito, and BKB sa battle, but a beautiful echo from Tofu, but the damage is still lacking, still Doom alive. Wala Gunner damage. Is out, but they've lost 3 right now on the side of Gladiators. Naku, si Quinn na si Raymond. And Quinn, nakita pa rin, they still have information on where he is. Quinn, slowly dying here, and another casualty sa side ng Gladiators. Wala na, and wala look damage. At Yuma? Okay, hindi naman tutuloy. Tumato lang. Ganda rin ang Golem dun ni Fly para masave si Shadow Demon. Isipin mo, full duration ng BKB niya dun ni Ace. Nasayang lang. Kasungkutan. Sa like, kung ng odds nito, no? Kung ikaw naman si Beast, 19 damo naman si Ace, eh, no? Talagang kailangan niya mahuli si Shadow Demon. Yun nga lang, pag may Golem, wala. Hindi talaga sapat yung damage niya. Kailangan plus 1 pa. Pwede na itawag. Yes, pwede nang itawag to. Pagka Roshan yan, pag nakuha pa yung Roshan dito ng nouns. Sabay-sabay tayong magutom. Yun. Sabay-sabay yung maman, sabay-sabay din magagutom. Hindi, isa't isa lang yan lang. Eh. May, ano, lamang nouns dito. Tayong ano, kabahan. Pwede nga, no? Kahapon pagkapanalo nila, pwede ka talagang, eh, kami pwede naman. Ka talagang umano dun. Gusto na naman namin na manalo yung mga pusta niya. Ah. Huwag lang kayo maninisip pag ano. Paano na pag-picture sabay hug? Kung wala naman mali siyang hug, okay na. Yung ganun lang. Yung ganun. Yung parang paan lang. Pabeso. Nouns na talaga bagong hari ng NAO. Sa performance nito, yes. Masasabi nating nouns. Sila na talaga. The new king of NA. Ang ganda na ko nila ng stay nila. Hindi sila nagpalit. Kahit sabi mong yung Saria, ang pangit ng performance nila. Pang 3 months na grocery na. Yun ang solid, di ba? Secure ang 3 months. Si ano, ang di, si Kuya Kimo ang secure talaga. Ayun talaga ang secure, di ba? Sabi ko nga sa'yo. Hindi lang 3 months yun. 5 months yun hanggang Christmas. Sabi ko nga sa'yo, ano na yan? 1 month ng ano yan? Wala na problema sa sizzle. Tatlong linggo na yun. Tumawag sa akin si Diraccio. Magka-comeback daw sila. Long number yan. Iba yan. Hindi si Diraccio yan, boss. Kakabahan. May pang B-Rouse na mga boss. Yun. Yung mga solid. Yung mga talagang sineselebrate, no? Yung mga pagkapanalo. Naku. Ano na, nag-haul na si Roshan. Kailangan na ito. Contest ng nouns. Na bakit? Anong nangyari kay Kibo? Amano lang naman. Nag-suit banana. Uy, ganda ng stand doon, Molly, ha? Nagkakabigayan pa rin, ha? Roshan secured. Nakuha pa rin naman nila dito. Ace with the BKB tipping out. Can he make it? Maybe he can, but they've lost. Now, one hero. Nag-TP out na si Ace. Kaya pa ba lumaban ng Gladiator? Sino Ace? Kokonek ba? Mukhang di naman natutuloy yung teamfight. And now, Jakiro, maiiwan na nga lang. Ito na siguro yung magiging consolation prize for nouns.
nasasayangan ako sa nouns. So, mas okay sana. Naunahan pa sila mag-roshan, no? I mean, dapat ko dinire-diretso na sila, may nag-dagger dun sa harapan. Puro magana yung hero dun ng gaming eh. Sakto may golem sila, di ba? Pwede naman nila i-bait yung magda-dagger dun sa mismong Roshan. Wala lang talaga, medyo takot na takot din. Si Kofi ayaw rin tumalon sa may harapan eh. Oh, diretso dito, bumabawi naman with the Orchid play. Nabigyan naman dito si Fly. Yung mga gantong kiss ha, nag-a-adsap to, oh, Roshan. Yung mga deny Roshan na ganito. Kaya nga eh, parang afford pa nila ma-drag out tuloy, no? Eh, alam mo naman yung Alchemist, pagka na kukuha mo ng Aegis to, hindi naman mag-high ground tong Alchemist na walang ano eh, Aegis. Malas Aegis bossing. Eh, baka nga yung strat binigay yung Aegis kasi malas yan, ganun. Malas yan, sa inyo na yan. Tumawag na daw kasi, di ba? Hindi, na. Nag-text na nga daw si Diracho. Nag-text Diracho, na daw, oo. Nangihiram ng Gcash. Malas sa Aegis talaga. May oras naman siguro sila, no? So, natatakot lang siguro. Or tinapakan din ng late gaming. Kasi kung hindi nila nakuha yun, wala na. Mas mahihirapan na sila. Eh, tignan na lang natin. I mean, malay mo naman, kayanin pa rin naman ng nouns na matapos nga itong game agad. Kasi ito pa rin naman talaga yung kalamangan nila ngayon, no? Yung Alchemist na mayaman. Mamaya kasi mag-i-stop na yung progression ng Alchemist eh. Eh, yun yung nakakatakot na part. Tikabili na lang ng Ags, diba? Yung kahapon, oo. Yung nangyari kay Yuma. Yung kapag kompleto na yung item niya tapos wala pa rin nangyayari sa game, doon ko nakabahan, Rob. Itong 10k, oh, lahat, parang kay RK lang nga lang lahat eh. Itong additional na gold na to na 10k. So, hindi mo pa rin masabing sobrang safe na nito sa nouns eh. Na kailangan talaga nila yung next team fight, kailangan better, may vision sila ganun. Hindi pwedeng ano lang sila dito, yung dire-diretso lang. Interesting din yung MK, no? Parang hindi na siya nag-glip near dito. Going for Ags nga siya, parang huwag ka na siguro mag-Ags kasi mamaya darating yung time, bibigyan ka ng Ags ng Alchemist. Wala, glip near pa rin to? Parang ganda ng glip near naman talaga sa MK. Wala, nabili niya na Ags eh. Natignan natin kung mali mo naman, tama naman yung decision niya dito sa pag-grab ng Aghanims. Hero niya naman yan eh. Baka may nakikita siya, hindi tayo nakikita. Itong Undoom, hindi pa rin mag-BKB. Oh, wala, hindi talaga. Pagka ganyan si Gunner, di ba? Lagi naman nag-mech Glimmer. Pero kasi baka hindi siya makapag-cast ng Undoom dito sa sobrang daming disable ng Gladiators. Oy, no? Parang asa lang siya sa ano, no? Asa lang siya sa Alchemist. Oy, Alchemist. Sabog. Alchemist, they do find the sniper. That's the Aegis holder. And Wukong's did my Kukumi, they had the first step to reposition Kuin. Kuin still alive. Nice kite down in Echo para lang sa Exodus Evil, and Yuma still wanted to fight. And now with the BKB up, Primal Roar to hold him. That is Ace Ultimate. Nabuhay naman si Kuin. And yung importante dito sa part ng Gladiators, walang namatay. Kahit sabi mo na commit yung mga Primal Roar, yung Echo Slam. Wala kasing BKB si yan eh. Wala kasing BKB si Doom. Hirap. Hindi pwedeng ganun lang yung Blind Dagger. Eh, pa-BKB na si Quinn. 200 gold na lang. Grabe, bumabawi na yung gaming dito. Mukhang titigil. Matitigil yung magkapanalo ng nouns. Wala na, parang nag-i-stop na yung ano dito. Yung timing ng nouns. Yung Alchemist na gantong sobrang yaman. Ito na yun. Last item niya, oh. Assault Keras. Kung ito, hindi pa rin masasagad ng nouns, di ba? Na ako na, makabasag na lang sa set of rocks. Yung mga ganun. Medyo may hirapan sila dito. Pashiba na nga rin to si, ano, si Beastmaster. Ganto pa na ano niya, yung neutral item niya, yung Craggy Coat. Mm-hmm. Sobrang solid, lalo na easy to. Ano na agad yung armor. Yan na. May nagka-BKB na rin si Queen. Hanggang may Aegis pa dito yung sniper, parang no-no target mo to. Wala na, ano na to? Isback na yung gaming dito. Isback na Gladiators dito. Mm-hmm. Win long. Paano na yung mga x7? Wala, makikita mo naman sa game eh. Sobrang takot na ng nouns eh. Hindi katulad kanina. Kaka-BKB pa yung CK. No, ito pagka nagka-BKB pa to, additional na. Tibara tayo, magagawa ng paraan to ng nouns. Right ano lang talaga, right initiate sa ano, sa backline. Kay Queen, kailangan talaga nila hindi maka-pre-hit. Mm-hmm. Lalo na, Beastmaster Sniper to. Ang bilis umit nito. MK nga dito, with completed Ags. Parang wala rin siya napaparm, no? Lagi lang siya nasa puno. Parang siya na yung naging offlane. Tapos si Gunner na yung naging mid. Next plan, ano? Aghanim siguro ng Shadow Demon, importante. Wala na may Beastmaster. Wala kasi, nag-trunkle kasi siya eh. So, kailangan niya talaga mag-drums para ma-upgrade yun. Oh, tige mo. 76% pa rin naman yung win probability. Rap, baka pwede pa tapos 1. Wala eh. Sniper kasi ito eh. Psychic Headband para sa Jakiro. Beastmaster. BKB? Kay Gunner? Kailangan BKB?
Hindi, yan nga eh, di ba? Hindi pwedeng shiba-shiba lang. Gusto mong dire-diretso yung habol mo, eh, hindi ka ma-interrupt kung meron kang gagawin na hero, i-doom. Yan, no, tignan mo. At yung mga nangyayari, ina-ice patch Rapnel. Wala, so, ngayon siya pa yung magiging target dito. But the disruption is available. Quick primal roll naman from Ace. Look at over the shadow doom on the back line. They do found the Earthshaker with the Echo Slam. BKB activated para this is sniper, but they've lost the doom. Imanis yung job is ultimate. On to whom? Naku, nakatipi pa si ano dun, si Ace. Sina inulti yan ng doom? Ah, parang wala na siya nakasta doon. Ah, Beastmaster. Si Beastmaster, nababawasan pa rin kahit nasa fountain. So, pwede mabigyan. And now, they're going for more. That's gonna be CK. Concoction connects. Diraki dito slowly dying. Jakiro is dead together with the CK. And the disruption holding down the sniper. Si Tony Quinn. And Quinn, no more ages to begin with. That is three down on the side of Gladiators. Kulit mo, Rappi. Oh. Ito pa nga yun. Papasuhan pa natin yung mga tropa pits natin dyan na mga pumusta. Kaya naman nila, may ages lang talaga kanina kaya medyo nag-worry na ako sa side ng launch. Siyempre, Alchemist din to eh. May timing kasi to eh. Baka kasi maano pa eh. Diba? Mapatagal pa. Tsaka yung mga BKB nila nagiging ano na lang, nagiging 6 seconds, 7 seconds. Ito, pagka kailangan nila makarax dito. Yung sa bottom, kailangan nila mapush. Ito, let's go. Third tower. They need to take some objective. Ito kailangan na talaga nila mabasa. Naka-ags yung MK. Ay, medyo mabilis naman kahit paano to. Hindi na pumapalis sa tower to. Oo. Hindi, kahit ano siya dun, angat siya. Angat siya para yung ano ng... Ayun, ano hindi pumapalo pa rin pala. Kala ko hindi na pumapalo eh. Good talk eh. Ganun. Whoop, boundless strike. And ito na nga siya sabi ko. Wala kasing BKB. Okay lang. Nabasag pa rin yung set of racks. Pero now with the primal roar, disruption save again. It's being annoying, but the ice has been protected. And now there goes the Alchemist. Was able to pick up the Jakiro instantly. Celery is out. And Fisher after Fisher and Chant, they have the Wukong zoning out the heroes of Gladiators with the boundless strike. Quinn, he needs to be careful. Demonic Purge was there. And now Doom again. Naku, sayang. Just getting controlled. Fisher after Fisher, and that's go, and there, down goes the Doom. Wala kasing BKB si Gunner. BKB talaga, boss. Ano mo si Shiva's guard ka pa? Kahit nga, benta niya na yung pipe eh. Benta niya na yung pipe. Bili siya, ano, BKB. Pero BKB pa rin. Inuna niya pa kay Shiva eh, bago sa BKB. Hindi nga muna siya nag-Shiva. Benta mo muna yung Shiva's. Bili ka BKB. Bili ka nalang Shiva's mamaya. Kung Devil's Bargain naman yung kinuha niya, pwede, di ba? Ano ba kinuha niya? Double the bar? In Devil's Bargain. Ah, Devil's Bargain. Diba? Pwede yun. Ako yung nahihirapan sa kanya pag nag-blink siya. Ang hirap na rin siya makalabas. Yung ano nga, i-shard dito ni ES, diba? Yung parang aftershock. Oo. Naka-cancel siya. Disable eh. Ewan ko kay Kuya Gunner natin. Tiwala na lang tayo kay Kuya Gunner. Diba? Siyempre, lagi naman. Ano, magandang pwestuhan. Magandang pwestuhan lang talaga. Kahit sabihin mo walang BKB, may mga, ano naman kayo, may mga Glimmer Force Up naman kayo eh. Oh, mayroon, pwede rin siyang bigyan ng axe dito. Ni Do? Ay, ni Yuma? Wala nang idadagdag si Yuma dito. Upgraded blink na lang. Yun na lang. Tignan natin. Shaker. Wala namang magiging next item. Sardinas muna sa mga nag-GG. Hindi pa naman. Hindi pa tapos. Kaya pa naman. They the loose. Ayun, sa sniper. Oh. Dede, kaya ano, kay Kopi. Shiva's guard ulit to, yung... sniper talaga kay Kopi pala, sorry. Sa Doom, okay, may Shiva's guard na. May Shiva's guard na ba siya kanina? Wala pa. Ano pa lang? Kakabila lang niya. Bail okay. Pa lang kanina. Yun nga, upgraded blink na talaga. Binili ni dito ni Kopi. And pwede niya rin palitan yung regions. Yun, ang inaantay ko sa Alchemist. Ay, may Nullifier na. Okay. Nullifier na yung Alchemist dito. Kala ko BKB ni Kuya Gunner. Kasi up na yung mga 4-stop din, no? Ayun yung nahihirapan din siya. Ito, humabol. Ito, nakapike din kasi si Ikun. Kaya... Overwhelming blink. Uy, ano na yung Roshan up, ha? Yung refresher din dito. Ginagamit niya pa yung Regents pang farm mo. Disassemble na lang mamaya. Sarap nito. Bigay mo kay Gunner, oh. Kung may BKB ka, mas okay. Ayun na nga, nakakuyo na. Okay na. Na inaisip niya na. BKB pala kailangan ko. So, finally, makakakuha ng Roshan yung nouns o aabutin pa ng Gladiators? Ayun lang naman yung mga katanungan sa wakas, natin. Ang bilis mag-Roshan. Oo, sa wakas, nakuha na rin nila yung Roshan. Hindi na sila nasilisihan. Refresher shard to, ha? Oo, kay, ano yan? Kahit sabi mo kay ano rin. MK, pwede. MK. Double Wukongs, pati diba? Nga dalawang golem, okay din eh. Basta magandang ano lang. Ay, binigay sa Doom. Yung refresher shard. Pero wala nata siya slot eh. May gem kasi siya eh. So, ganun, bigay mo na lang sa support mo yung gem. Thank you.
Ito, nag-smoke dito yung Nams, ha? Ops, 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 ops. Gladiators, parang ayaw mo nang magkaroon ng team fight na ganito. Nakaposition na rin yung Nams, eh. May ibang tips talaga na ganito, no? Kahit sabi mo naka-roshan yung kabila, nag-smoke pa rin. Parang ano lang kasi, unexpected, di ba? Oo, yung mga ganun. Minsan, uy, gandang ano. Uy, concoction! BKB activated agad para kay Queen. And now for the Alchemist will be saved by the disruption. Diba? Chipping down the Earthshaker instantly with the Wukongs. Beautifully done coming up from the MK. Now BKB activated para kay Yuma is just hunting down Queen so far together with the MK. Jumping in forward. Concoction, Queen is dying. They need to protect him with the Ice Spot. But they have the BKB from Kobe. They've lost the Doom. They've lost Tukor right now. Who doesn't have any buyback para sa side ng Gladiators. And Diracchio might be next. Patay there goes the Alk. Concoction getting cooked up once more. Another cord down. No buyback. Game might be over, Rappy. Oh, Earthshaker. Dieback. Nag-buyback na to with the Echo Slam. Still not gonna be enough to run away. Ay! And mukhang Tofu mamamatay na rin. Five down on Gladiators. Nouns. They have done it. They're going for the push. Tier 4 towers ba diretso? Mukhang Tier 4 nga. GG! And JJ has been called. Nouns dito. What an upset. Upset talaga to. Literal. Grabe si Yuma dun. Tumalun ayun sa, na. Nakita ko na mga on the way sa beer house. Tumalun sa lima. No? Overwhelming blink. Wala. Nataranta na yung gaming dun eh. Sulit. No? Sulit na sulit yung pag-pick nila ng Alchemist. Worth it na worth it. Mm-hmm. Nagamit nila actually limang hero doon nag-step up eh. Kung tipo si Kofi kahit sabi mong walang ano walang wala siyang item, yung tatlong raid band, 'di ba, nag-gank lang siya ng gank, in-enable niya si Doom. After noon, yung ang aga ng Midas ni Gunner, nagdire-diretso na rin. Mm-hmm. Grabe. Grabe tong rounds. Talagang iba yung pinapakita on this tournament. Whew, solid. Solid na solid yun, Nams. Walang iya. Ano na to? Ready na? Ready na for ready TI. Ready na for TI. Bound for TI na to. Yung gantong isa to sa mga abangan mo sa TI ready, ngayon. Ready. No? Yung tsaka one win. Yun din. Tsaka yung isa pa yung Team Zero. Sana. Eh, Team Zero kasi yung mga tournament. Eh nga. Kaya nga inaaba ko. Kasi bettering. Bettering. Kaya naman nila eh. Eh, tiga nga. Sino ba MVP natin dito direct? Para sa ating series. Yuma pa rin. Yuma pa rin. Back-to-back ba kanina? Back-to-back MVP. Back-to-back. Siya yung Mirana kanina. Diba MVP? Sabi ko naman sa'yo, sa Nouns, una, lagi nagpapatalo. Game 2, babawi. Tinatansya lang. Doon mo may kita kung ano ba talaga dapat yung approach mo sa draft. Eh, no? Kapag ka nakita mo na yung gumana ng hero ng kalaban mo. Kahit sabi mo, ano nga, napikan sila ng Beastmaster, diba? Automatic, nag-doom kagad. Ang bilis alam, alam nila. Ang bilis ng pick nila eh. Hindi na sila nagdalawang isip. Pagka-pick ng Beastmaster, ayun, nadinuman. And yung SD, di ba, pang-ban na rin talagang SD dito sa Nouns. Mm-hmm. Hindi na para, ano, bigyan pa. Kaya ba ng Tundra 2-0? Mahirap, boss, yung Tundra bet. Bung pagdating ka sino mananalo ko anong score. Capable sila parehong manalo, kahit yep. 2-0. Pare- kasi match na match eh. Depende lang talaga yun sa mangyayari nila. Yes. Siguro sa game mismo or yung draft. Ang hirap. Kapag literal na ano yan, sugal. Talo ka pa sa kaba. Oo, talo ka pa sa kaba. Parang masyado mong pag-iisipan, mag-overthink ka. Kung gusto mo, pumikit ka na lang, mamili ka na lang. Pupusta mo dun sa dalawa, ganun na lang siguro. Talagang match yung dalawang yun, kaya ang hirap sabihin kung sino ba yung mas okay tayaan. Pero yun nga, no? This series, 2-1 tayo dito in upset. Nouns ang mananalo. So what a performance. And magkakaroon muna tayo ng short break. Yep. Dahil dyan, magbabalik tayo for the last one, Tundra. Up against BetBoom. Magadagada yan. Abangan nyo. Be right back tayo. And thanks so much for watching. Bye-bye. Sports in your pocket. Fuck. Your skills into gaming. 1xBet.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is